Sabihin ang Panginoon na kilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santa Teresita ng sanggol na si Jesus. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isilang niya, bakit kaya ako ipinaghelipa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa, katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak. O tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak, yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkos, hirap kabi-kabila ang nararanasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin.
Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit na akong malibing. Kabilang na ako niyong malapit ng sahukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina na ubus na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok o't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animo'y nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako yung mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok o't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok o't dalangin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Anak ng tao, o'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat sa si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kaniya. Umayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya na matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Na makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi nyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasay niyo, sabi niya. Sapagat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin, lalo-lalo na mga kapatid nating may sakit, mga nasa ibang bansa, mga nagtatrabaho nating mga kababayan. Sino nga ba ang papasok sa langit? Sino nga ba ang nasa langit? Mayroong isang taong pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na makita at makausap ang mga nasa pintuan ng langit at impyerno. Kaya nung siya'y binigyan ng pagkakataon o biyaya o grasya na makita ang pintuan ng impyerno at pintuan ng langit, kanyang tinanong ang nagbabantay sa impyerno. Dahil sabi niya, siguro kami lang ang maliligtas. Kami lang na talagang nasa tamang pagsamba, malinis na sumasamba, tama ang pagsamba. Siguro ang reliyong ko lang ang naroroon sa langit. Siguro ang nasa impyerno, yung mga Katoliko. Kaya tumindig siya sa pintuan ng impyerno. At nandun ang Diablong nagbabantay. Tinanong niya ang Diablo, sino ang nasa impyerno? Marami, sabi ng Diablo. Meron bang Katoliko sa impyerno? Sumagot ang Diablo. Marami. Marami bang Protestante sa impyerno? Marami rin. Meron bang mga Sabadista, Hudyo na nasa impyerno? Meron din. Meron bang mga iglesia? Meron bang born again? Meron bang Buddhist dyan sa impyerno? Marami din, sabi ng Diablo. Nagulat siya. Eh, yung grupo ko, sabi niya, yung aking pananampalataya, yung nasa tamang pagsamba, yung sinasabi ng aming pastor na kami raw ang maliligtas lang. Marami ba akong kasamahan? O meron ba akong kasamahan na nasa impyerno? Sigurado ako wala, sabi niya. Sumagot ang Diablo, maraming marami po. Gulat siya. Ninervyos siya. At ano sabi niya? Naku, sino kaya nasa langit? Kung naroon yung mga kasamahan ko, nandun ang mga Katoliko, sino kaya nasa langit? At pumunta siya sa pintuan ng langit. Ano ang sabi niya? Mahal na anghel, meron bang mga Katoliko sa langit? Sumagot ang anghel, wala. Kahit isa, wala. Eh yung Sabadista, eh yung mga Buddhist, yung mga born again, meron ba dyan sa langit? Lalong wala. Ha? Sino nandiyan? Eh yung grupo namin, siguro marami pa rin kami nandiyan. Nandiyan ba yung grupo namin? Yung nasa tamang pagsambang sinasabi ng aming pastor? Sumagot ulit ang anghel, lalong wala. Eh, sino nasa langit? Sumagot ang anghel, ang mga nasa langit ay walang reliyon. Ang nasa langit ay tulad ng mga bata. Mapagkumbaba, mapagmahal, mapagpatawad. Hindi kailangan ng reliyon para makapasok sa langit. Oo, paraan ng reliyon ko minsan para maging mabuti, hindi para sumama. Kaya kung ikaw ay nasa isang reliyon at lalo kang tinuturo ang mamuhi sa iyong kapwa, gumawa lang ng tama dun sa kauri ninyo at hindi tumulong sa mga nangangailangan, nagkakamali ka. Ang naririto sa langit ay mga tao, mga kaluluwa na may pusong katulad ng bata. Walang mapaghingganti. Wala. Kaya nga sabi rin ni Bishop Fulton Sheen, lahat daw ng nasa langit ay mga kaluluwa na mapagkumbabang tao. Ngayon ay ating pinagdiriwang
ang kapistahan ng tinatawag nating Santa Teresita ng Batang Sanggol na si Jesus. Sa kanyang pamamaraan, tinawag na Little Way. Anong Little Way? Sa maliliit na kabutihan, tinitignan ng Diyos iyon. Hindi kailangan natin ang mga magaganda at malalaking kabutihan. Simple act of kindness merits the heaven. Ang maliliit nating kabutihan, ang rumispeto ka sa magulang mo, ang tumulong ka kahit isang basong tubig na malamig, kinalulugdan ng Diyos. Walang mapagmataas sa langit. Walang taong may galit sa langit. Kaya ang ebanghelyo natin nagsalita nung sinabi ng dalawang apostol, Santiago 1, dahil hindi sila tinanggap na mga tao sa Samaria. Gusto niyo, Panginoon, magpababa kami ng apoy para pugnawin sila? Ano sagot ng Diyos? Ano sagot ni Jesus? Alam niyo ba ang Espiritong sumasa inyo? Bakit? Dahil ang Espiritu ng Diyos, kailanman, kahit gawan tayo na masama, hindi tayo tuturuan maghiganti. Kahit tayo ay lamangan ng ating kapwa, hindi tayo tuturuan ng Diyos na gumanti. Pero ano nga ba ang tao? Ano ba tayo? Tayo yung mga tao kung minsan mapaghiganti. Tayo yung mga tao kung minsan napakitaan ng hindi tama, sumusuklinan ng hindi tama. Kaya ang pamamaraan ni Santa Teresita, the little way, tulad na isang bata. Ang bata, pag nakipag-away, sandali lang yung batina. Hindi katulad natin matatanda. Matagal na nagkasala sa atin, 19 kopong-kopong pa, hanggang ngayon naalala mo yung ginawa sa iyo. Ang bata, pag nagawa na masama ng kalaro niya, sandali lang, wala na. Bakit hindi sila nagtatanim ng sama ng loob? Dito tayo tinawag ng Diyos, Espiritu ng maging katulad ng bata. Maliliit na gawa, maliliit. Totoo, alam natin na si Santa Teresita ay nagkasakit. At ang sakit niya, alam niyo yung first reading natin from the book of Job. Ano sabi? Bakit pa ako pinanganak, Panginoon? Ang daming hirap. Paulit-ulit ang mga problema. Katatapos lang ng isa, ito na naman. Alam niyo, nangyayari din sa akin yun. Katatapos lang ng isa, ito na naman. Pero, huwag niyong kalilimutan na hindi nagkukulang ang awa at grasya ng Diyos. Madalas nakatuon tayo sa problema, pero nakakalimutan nating tumuon kung bakit hanggang ngayon nakatayo at humihinga tayo. Nakatuon tayo madalas sa mga hinanakit natin, nakalimutan natin na oras ngayon, tumitibok pa ang puso natin at ang tibok niyan ay pintig ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi humihinto ng pagpintig ang puso natin upang ipaalala sa atin na hindi tayo hihinturing umibig maging sa mga taong nakasakit sa atin. Pag nasaktan ba tayo humihinto ang puso natin? Hindi. Pipintig pa rin yan. Sa katunayan, pag nagagalit ka, pansinin mo yung puso mo. Ano sabi sa'yo? Ano ibig sabihin nun? Tama na. Mapapansin nyo yun. Natatakot tayo? Mapansin nyo ulit yung puso nyo. Puso natin. Kakaba. Titibok ng mabilis. Ano sinasabi? Magtiwala ka sa Diyos. Dahil madalas, nakakalimutan natin na may Diyos. At si Santa Teresita, hindi niya nakalimutan ng Diyos. At siya'y kumikilos, nagdarasal kahit nahihirapan. At totoo naman yun, sinabi ko na sa inyo ilang ulit sa pulpitong ito, ang dahilan kung bakit ako naririto lagi. Oo, una't sa lahat talagang nagkukumpisal. Ikalawa, talagang ang debosyon natin, magpasalamat lagi sa Kanya. Sa kabila ng lahat nating iniintindi sa buhay, sino ba ang walang problema? Sino ba dito sa inyo ang walang iniintindi?
sino ba sa atin dito ang walang pagsubok sa buhay? Pero bakit ka doon nakatingin? Hindi ka tumingin doon sa Diyos na nasa altar na nagsasabing sa iyong, hindi kita iniiwan at hindi kita pinababayaan. Ulit-ulit kong sinasabi sa pulpitong ito, 18 taon na ako nagmimisa rito. 18 taon na paulit-ulit na sinasabi ko ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa ating lahat. Lalo sa akin na inaamin ko sa kabila ng karumihan ko, kasalanan ko, kapintasan ko, marami akong pagkukulang bilang kura paroko. Ang dami-dami. Dami kong pagkakamali ko minsan sa parokya. Hindi ko lahat na pagbibigyan. Kaya lagi akong lumalapit sa Kanya. Pero yung awa Niya, yung biyaya Niya, hindi nawawala. Lagi ako may sakit. Pero lagi naman akong gumagaling. Nung nakaraan, sabi ko sa inyo, yung mga una ko pang sermon dito, noong January, naalala nyo, barado puso ko. Pero ano ginawa ng Nazareno? Magpapaalam na ako. Lunes, nandiyan ako sa UST. Martes, dito ako. Lunes, lumitaw yung resulta. Lahat na nakitang bara, wala. Ano naging miss ako? Kung naalala nyo, pasasalamat. Last week, malungkot ako nagmimisa ulit. Nagmisa pa rin ako kahit pagod na pagod ako. Alam nyo naman kung saan ako naka-assign sa Zambales. Bumabiyahi pa ako dito, bumabalik doon. Napakalayo. Pero bakit ganun? Dahil hindi ako kinakalimutan ng Poong Jesus Nazareno. Di Niya ako pinababayaan. Lagi Niya akong pinagkakalooban ng kagalingan at lakas. Kahit kuminsang kaduda-duda. Alam nyo ba noong Martes, in-ultrasound, dahil 1 buwan pong masakit ang tiyang ko. 1 buwan ako halos na hindi makatulog sa kirot. Hindi ako makahiga na maayos, hindi ako makatagilid. Hirap na hirap ako pagising sa umaga dahil hindi ako halos nakatulog. Magmimisa ka sa umaga, hirap na hirap. Kaya hanggang dumating ng pinatingnan ko na yung tiyang ko, kala ko lang yung tiyang ko, puno lang ng kabag kada daldal. Ano nakita dito sa Maynila? Father, akala ko dati may appendicitis ako, wala. Akala ko may tama ako sa bituka, wala. Ano nakita? May malaki po kayong bato sa abdo, kaya po masakit. Titindi pa ang sakit niyan, kaya kailangan operahin. Nanlumo ako. Pero nagmisa pa rin ako dito noong Martes. Hiniling ko sa Kanya muli ang milagro. Naniniwala ba kayo sa milagro? Amen? Naniniwala kayo sa milagro? Naniniwala kayo sa mahal na Poong Jesus Nazareno? Kaya ako dito, kaya kayo naririto, kaya tayo nandito lahat. Naniniwala tayo sa Kanyang pag-ibig sa ating lahat. Amen? Martes, last week, lumitaw ang resulta. Nagmisa pa rin ako, makirot ang tiyang ko. Nanlalamig ako, nanginginig, masakit na masakit. Miyerkules, bago pa kasi ako pumunta ng Maynila, nag-schedule na ako dun sa Zambales na magpa-ultrasound ulit. Pero hindi pa ako na-ultrasound dito sa atin. Doon, naka-schedule ako ng Webes. Miyerkules, malungkot ako sa parokya. Ayokong tumanggap ng mga schedule, pero nalulungkot ako dahil nawawalan din ako ng pag-asang tulad niyo. Pero sabi ko, Panginoon, ang dami mo ng milagro sa akin. Huwag ka magsawa na milagrohan ako. Tanggalin mo kung ano'y nararamdaman ko. Pakiusap ko at pangako ko naman sa iyo, hanggat kaya ko, pupunta ako sa Quiapo. Pupunta ako para magpasalamat sa iyo. Pupunta ako para magmisa lagi sa iyo. Bigyan mo lang ako lagi ng lakas. Webes, dumiretso ko. Parang sinagot ako na Nazareno, subukan mo ulit. Patingin ka na makita mo kung sino
ako, patingin ka ulit. Patingnan mo ulit ang iyong bituka, ang iyong tiyan. Alumpihit ako kasi nakita na rito, high-tech naman dito. Sumunod pa rin ako. Pero down ako. Nakaupo habang iniintay ko yung oras ko, medyo maaga. Tinignan, medyo mas mabilis ang resulta dun. Minuto lang, lumitaw ang resulta. Tinignan ng doktor, at anong sabi sa akin ng doktor? Ay, naku, Father, mabubuhay ka pa ng 25 taon na walang sakit. Amen. Hindi ko sinasabi sa kanyang, meron ang unang resulta na meron akong malaking bato sa abdo. Ang sabi niya, sabi ko, yung sakit ng tiyang ko, wala. Meron ka lang tigyawat. Ha? Anong tigyawat? Meron ka maliit na tigyawat sa abdo. Walang bato? Ay, naku, Father, wala kang bato. Ay, Diyos ko, batugan lang pala ako. Nakita niyo ang Diyos? Simple, pero kumikilos siya. Lalo pa mabibigat, hindi niya kaya. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng tiwala sa Kanya. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Ako na hindi karapat dapat ay patuloy niyang pinagpapala. Lalo na kayo na napakarami ng hirap. Lalo kayo na maraming sakripisyo. Lalo na kayo na bumubuhay sa pamilya niyo. Hindi kayo pababayaan ng Poong Jesus Nazareno. Amen ba? Manalig kayo. Manalig kayo. Mahal ka ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mapag-umanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang itutugon po nating lahat, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umulat nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalami, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Ama, umulat nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Ama, umulat nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umulat nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tumaymik po tayo sumandali, buong taimtim nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno, una't higit ang ating pasasalamat at ang ating mga kahilingan. Magtiwala tayo sa Kanya.
Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, iningin namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanyang lagi. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikitanatuwa ay ginanap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikiaming pasalamatan kay kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay na iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinan tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayong banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal ni Santa Teresita at nanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ariyadiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang ating lakas, ang ating kagalingan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon natin ang siyang nagtulungan.
kapaturan, malibang kayo ay magbagong loob at tumulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa langit na kaharian. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na October 3, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga deboto na nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 taon at hindi ka sasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipinakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill up ng form. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang ay magpaalap nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kaniya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibigo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus.
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.